Can you guys see that? Nakikita niyo ba yun? Yung may mahabang pa spaghetti. Hi everyone! Welcome back! This is Chris. Masaya ako na nandito na naman kayo sa channel. And of course, be part of the family by clicking the subscribe button and also ipush mo na yung bell. Kailangan may ganun yung bell. Mag-ring siya para every time meron ako mga ganitong uploads ay notified kayo. So, nakikita niyo ngayon? Si Mommy Chris nyo ay wala po akong makeup. As in bare face, katatapos ko lang maligo halos. Ayan, basa-basa pa ang aking hair. Kasi, na-miss nyo ba ang aking skincare robe? Tayo ay naka-skincare robe ngayon kasi skincare topic na naman tayo sa video na ito. Una sa lahat, i-update ko muna kayo sa status ng aking mukha. Ang aking face ay, for some odd reason, mas naging oily simula nung nag-uulan na. Ah, diba? Ang weird, no? Pagkatapos, since gumigising na po ako ng mas maaga than usual, I go to bed before 10 p.m. and I wake up siguro mga around 4:30, 5, 6, ganyan. And I do my workout right after ako magising. Hindi pa ako nagtutoothbrush, nag-workout na ako. If you follow me on my IG, malalaman nyo kung ano yung mga pinagagawa ko. Basta, the very first thing that I do when I wake up, after ko magdasal, ay ako yung nagpapapawis. And my skin doesn't like sweating! Ayun talaga ng balat ko na napapawisan siya. Ang arati niya, no? Nakakainis. So, the skin here, dito sa leeg, sa dibdib, sa likod, yan. Yan yung mga madalas pinapawisan ako kapag sobrang bigay-bigay ako mag-workout. At yun yung mga parte ng katawan ko na ang gaspang. Iko-close up ko yung mukha ko ngayon, ha? Ipapakita ko sa inyo ang gaspang-gaspang na mukha ko lalo dito. And I'm pretty sure ito kasi yung dinadaanan ng pawis. So, yun siya. And maliban pa doon, nasabi ko sa inyo nung nakaraang skincare video ko na I'm still building my new routine kasi I usually do that kapag nagbabago ng panahon or kapag nagbabago yung aking lifestyle or yung mga daily activities ko, ayan. So, ako po ay currently on the process of building my skincare routine. So, please stand by. Antabay lang po kayo. Definitely, darating tayo sa punto na mabubuo ko na to. First things first, I have to address this skin emergency. Kasi kailangan matanggal yung mga blockheads na yan. Kailangan ma-unclog ko talaga yung aking pores. Kasi kapag hindi, yan po ay mahihinog dyan at eventually magiging tigyawat. Ganun yung nangyayari kasi sa akin kapag hindi ko na-extract yung mga maliliit na itlog-itlog ng mga blackhead, whitehead na nandyan. Since you guys love the Jeju Aloe Eyes Lotion ni Fresh Skin Lab, I decided why don't I take all of my Fresh Skin Lab na mga skincare products and i-feature ko sila dito sa video na to while I take care of my freaking blackhead. So, I have here 6 different products that I will be putting on my face just to see kung ano magiging itsura ng aking mukha. Please. Okay, so hopefully, magdadasal ako ng taimtim mamayang gabi para gumana itong mga ipapahid ko sa mukha ko para pagising ko sa umaga, maganda na yung aking skin. And I found another blackhead extracting video! Paalala lang po sa mga kumakain at saka sa mahina ang sikmura, itong segment na to ay hindi po para sa inyo. You can skip. Ilalagay ko na lang yung minute mark para hindi nyo na po makita ito. Pero for those of you who find this satisfying, kagaya ko, let's watch this. Let's press play! Grabe. Oh my gosh, that is so satisfying. Alam niyo nung napanood ko to, nako, naghanap talaga ako nitong tool na to kasi gusto ko tong gawin sa ilong ko talaga. Nakakangilo pero ang sarap. Look at that. That's nasty. Nakakangilo. Pero ang saya, di ba? Dahil dyan, nag-research ako kung ano bang tawag dun sa skincare tool na yon or extracting tool na yon. And ang nalaman ko, ang tawag pala dun ay skin spatula. So, naghanap ako ng skin spatula na medyo maganda-ganda yung reviews. And this is what I got! Kakadating lang po nito. So, ayan, bagong-bago pa. And I'm very excited na i-scrape out yung mga gunk at saka yung mga blackheads, whiteheads, mga
itlog-itlog na nagtatago dyan sa ilong ko. At titingnan natin kung kagaya din sa video, makapag-harvest tayo ng bonggang-bongga sa aking face. So ngayon, ilalapit ko na kayo para mas makita nyo kung gano'ng kalaki ang pores ko. Welcome sa uka-uka kong mukha. Kung makikita nyo, ayan po ang aking mga pores. O, diba? At saka yung mga uka-uka na yan, dati po yan ay acne scars na nilaro ko. Kaya nagkaganyan. Ayan po. Tapos pag tinignan nyo yung gilid ng ilong ko, ay naku, kitang-kita nyo yung dot-dot-dot. It's time for... It's harvesting season na, sinasabi na ng ilong ko. Meron akong nagsisimulang pimple dito. At ang dami kong butlik dito sa forehead. Ang sarap nilang tanggalin. And by the way, nakikita nyo po yung aking eyebrow tattoo. Pasensya na po, wala tayong makeup ngayon eh. Pero una sa lahat, tayo muna ay magsaspray ng Fresh Skin Lab na Jeju Aloe Eyes Aloe Soothing Face and Body Mist para talagang ma-hydrate ng bongga yung mukha ko, because I never extract my blackheads na tuyong-tuyo. Yung right after cleansing, mag-extract na ako. Hindi. Right after cleansing my face, I apply or I spray my face with something that has moisture in it para kahit papano magsaslide ng mas mabilis yung extracting tool at saka mas madali at saka para lumambot yung mga palalabas yung sa mukha ko. So, I am going to be very generous to a point na para ako nag-shower uli. Let's turn on this device. Long press lang. Tutunog yan. Tapos, meron tayong tatlong different settings na nandito. And, start muna tayo dun sa peeling. Titingnan natin kung mas-scrape off ko ba at malalabas ba nito yung mga blackheads na nasa ilong ko. Okay. Ayan. Naririnig niya ba? Tumutunog niya siya sa mic, no? Oh. Oh my gosh! Na? Just in case you're wondering, hindi po siya masakit. Okay, kailangan ko lang diinan para lumabas talaga yung mga blackheads. Oh my goodness, nakikita niyo ba yan? Can you guys see that? Oh my god. Oh my gosh. Gross. Oh! That's so fun! Masaya naman. Can you guys see that? Nakikita niyo ba yun? Yung may mamang paspageti. Ah! I'm so happy it's working! So, habang ginagawa ko to sa aking ilong, magsaspray ako ulit itong Jeju Aloe Eyes na face mist para basa ang aking face. So, let's continue. Can you guys see that? Nakikita niyo ba yun? Oh my gosh. Yung ilong ko mapapango. Ilong ko mapapango. Guys, nakikita nyo ba yan? Okay. Baka kasi isipin nyo na yung nakuha ng spatula ay yung face mist lang mula sa surface of my skin. Pero kung makikita nyo yung tissue, kulay dilaw! Ay, ang galing. Actually, ang galing nung Jeju Aloe Eyes na facial mist, parang nalusaw niya yung blackhead ko. Naging mas malambot, kaya mas madaling mag-extract. Ang sarap. Okay, ngayon i-check ko na kung meron bang natira pang blackhead dyan. And tatanggalin na natin siya using my other torture device. Okay, yung aking pang prick. Mukhang natanggal naman eh ito lahat ng kailangan matanggal. Kasi wala na akong maayak. Konti na lang yung nakukuha nitong aking tool. Grabe ilong ko, no? Iganyan-ganyan mo lang siya lalabas lahat.
after using this on my skin, ang dami ko talaga natanggal. Nakita nyo naman, di ba, kadiri? Pero may mga mailan-ilan din na mga blackheads na talaga naman kailangan talaga i-extract sila using itong pang-prick, itong extracting tool na ganito. Ayan po yung mga natanggal ko sa akin mukha. How gross! So ngayon, mag-a-apply na tayo ng medication kasi kailangan yan para mag-shrink yung mga pores at saka para hindi tayo maka-develop ng bagong pimples at saka para hindi mamaga yung in-extract natin. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, syempre of course medyo may redness pa yan, medyo puffy, medyo namamaga kasi syempre we applied trauma kanina na nag-extract tayo. Pero kapag tinulog na natin to with medication, kinabukasan magiging maganda na tayo, okay? So I'm going to start off with the Fresh Skin Lab Acne Care Lotion. Okay, ang ganda ng packaging niya, o, diba? Tapos, ang itsura niyan, ganito. Para siyang lip gloss. Para easy application sa mukha. Pero ito, hindi ko siya directly ina-apply sa face ko. At the back of my hand, ganyan. Malinis man yung kamay ko eh. Tapos, I just apply it on areas na feeling ko kailangan natin ng anti-acne. By the way, this smells really nice. Ang amoy niya, amoy tea tree kasi enriched siya ng tea tree oil. And alam nyo ba na si tea tree oil ay anti-acne, anti-fungal, antibacterial. Ay nako, ang dami niyang anti. O, diba? Ganun ka-amazing si tea tree oil. Tapos, ayan, kinakalat ko lang siya dito sa aking ilong din kasi ayokong tumuan ng maliit na pimple bukas pagkagising ko. And maglalagay tayo dun sa part na tayo ay nagkaroon ng butlig-butlig. Like here. Ayan, sa may hairline. Mabilis siyang ma-absorb ng balat. Tapos, mararamdaman mo na talagang nagpe-penetrate siya. Tapos, ewan ko ha, parang may cooling effect din siya. Or is it because of the Jeju Aloe Ice? Pero yun yung feeling ko sa kanya. Very refreshing siya pag pinahid. Tapos, meron akong active pimple na sa... asa na ba yun? Ayan. O, diba nawala? Hindi ko na nakita kasi namamaga yung mukha ko. Ayan. Meron akong pimple na patubo dito. So, lalagyan din natin yan. Ayan. And yung aking skin dito sa baba kasi nakagrabe din ang formation ng acne dyan. The next step is to apply a pore minimizing cream. And don't worry kung may nailagay na tayo kasi magle-layering tayo ng products. And ito talaga yung makakatulong para pagising natin bukas. Kasi babalik pa ako bukas, mapakita ko sa inyo yung resulta. Eh, maganda na yung ating skin. Ganito pala yung itsura ng pore reducing cream. Meron siyang AHA. Yung AHA na yun, it's a chemical exfoliant na talagang nakakapag tanggal. Nagpa-penetrate kasi yun sa balat. So, natatanggal niya yung dead skin from the inside para mas mabilis yung turnover ng balat. At the back of my hand, kukuha tayo nitong pore reducing cream and i-apply ko na siya sa aking face. Tapos, speaking of AHA, itong product nga to nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Meron siyang AHA. So, just think of it na parang ina-unglue niya yung dull, dead skin from your healthy skin. Parang ganun siya. Tapos maganda rin to kapag meron kayong large pores. Kasi nakakatulong siya nga, diba? Ina-unclog niya yung mga dumi. Ito namang cream na to, i-apply ko siya sa buong mukha ko. Ayan, kasi kailangan ko na AHA sa buong face ko. Grabe, nagka-glass skin na ako. Ang kintab. I love it. And the last step is to apply Fresh Skin Labs Lightening Gel. Halimbawa na lang, ayan, ayun o. Para mawala kaagad yung mga acne spots or hyperpigmentation. Ayan, lalagay natin yan. Lalagay din tayo ng konti dito. And, ayun, dun. Ito, may rollerball kasi to. Wow, ang sarap, ang lamig. Grabe. Ang sarap. Hindi siya galing sa ref, ha. Talagang malamig lang siya sa balat. Ito medyo may shadow-shadow din ako kasi dito. Ito, oh, ayan. Lagyan din natin. Kung mapapansin nyo, nilagay ko siya sa mga specific areas lang na meron ako hyperpigmentation kasi meron ako nilagay na medication sa aking face. So, ayokong masyadong ma-shock ang aking balat. But definitely, tomorrow morning, mag-a-apply ako ulit nito para maging pantay at maganda ng aking balat. So, that's it guys for this segment kasi matutulog na ako at magkikita tayo bukas pagkagising ko. Hello guys! It's the very next day. Hindi nga ako sure kung may muta pa ako. Hindi pa ako naghihilamos. Tingnan nyo naman!
naman, ang ganda ng skin ko. Medyo magapa yan kasi nga kagigising ko lang po. Ganun naman ang balat ko. Plump-plump yan pag bagong gising. Pero kung titingnan nyo, ayan, medyo pumino na yung aking pores. Ito yung uka-uka, halata talaga yan. Pero kung titingnan nyo yung ilong ko, oh, diba? Saya. Tapos, ito, yung aking pimple na nandito, hindi siya tuluyang namaga. Parang tumigil siya sa ganyang level ng pagtubo. Which I like. Mamaya lalagyan ko yun ng acne lotion. Tapos, ang kinis na ng aking... Tawag dito yung aking noo. Sorry, hindi pa ako makapag-isip ng diretso. Kasi kagigisip ko lang. It's already 6 o'clock. Ayan, okay. Kung mapapansin nyo, may bakas pa rin nung pinagtanggalan. Pero wala na siya naman. Flat na siya. Eventually, within the next few days, mawawala yan. Ayan siya. Okay. Ngayon, ang gagawin ko, mag-workout lang ako. And then, maliligo. And then, I'll be back. And I'll give you my final thoughts, okay? Alright, I'm back! Bagong ligo na tayo. Ang sarap maligo. Kasi, alam nyo ba, ang lamig ng tubig, nakakabuhay ng dugo. Let's talk about the skin spatula. Sa sobrang excitement ko last night, hindi ko na kayo nabigyan ng konting product info tungkol dito. Ito pala yung tinatawag na Face Factory Aura Water Peeling. Yun ang tawag sa kanya, pero mas kilala siya sa generic name na Skin Spatula. May takip siya na ganyan. So, ito yung pinaka-metal plate. Tapos, ang maganda kasi dito sa tool na to, meron siyang galvanic technology. Ang ibig sabihin nun, para mas madali para sa lahat, it emits parang medyo mild na electric current. Na yung electric current na yun, when it touches your skin, tapos yung skin mo has to be a little damp, syempre, kailangan medyo basa para effective siya. Pag dumampi na siya sa balat mo, ang mangyayari, yung electric current na yun, masistimulate niya at may energize niya yung balat mo para kahit papano lumabas ang pinakamagandang version ng iyong skin. Bali, yun ang claims niya. Tapos, etong device na to, meron tayong power button at saka ano pala, ito pala ay rechargeable, kaya magagamit mo siya ng wireless. Tapos, meron tayong tatlong options dito. Yung ginamit natin kagabi was peeling. So, ang gagawin mo lang, ilo-long press mo lang to. Pag nilong press mong ganyan, mag-iilaw na kulay blue. Nakikita nyo ba? Tapos, parang quick press lang kung anong gusto mo. Kung yung peeling ba. Yung absorb. Pag i-absorb mo na siya, itong part na to, mamaya gagamitin natin. Tapos, ito, yung lifting. Ayan. Maliban sa kanyang galvanic technology, ay ito po ay nagva-vibrate ng 26,000 times per second. O, diba? Nabilang nyo ba yun habang ginagano ko siya kanina? Kasi ako hindi ko siya nabilang, ay basta ang naririnig ko lang, tik-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 tik. Ganun-ganun siya. So, matotal, ang claims nitong device na to is it will make your skin dewy, glowy, and elastic. Pero hindi siya stand-alone na skincare tool kasi kailangan may ipapahid ka. Kaya nga, gagamitin natin siya ulit kasi mag-a-apply ako ng mga Fresh Skin Lab na skincare. Di ba, in-apply ko yung kagabi and I'm so happy kasi hindi ako tinubuan ng bagong pimple! First things first, mag-miss tayo ulit ng ating face, or ako, mag-miss ako ng aking face, using itong Jeju Aloe Eyes. Ang galing kasi nung ito yung nakalagay sa aking face, nung tinatanggal ko na yung blackhead, ang lambot-lambot nila. So, sa susunod ako na mag-extract ulit, ito na lang yung gagamitin ko. Yung susunod na step na gagawin ko is yung lifting eye gel. So, ganito yung itsura ng packaging niya. Again, para siyang lip gloss, ano? Parang ganun siya. Kulay puti, tapos may applicator siya na ganyan. Tapos, ito siya, yung kulay blue. Baka kasi malito kayo kasi lahat sila kulay puti, di ba? So, ayan, makikita nyo, meron kagad dyan na mata. And, alam nyo ba? Naku, alam nyo, problema ko kasi talaga to. Yung aking mata ba, ever since na ako ay nag-hit ng... Wow! Naparami! Huwag ganyang karami, pero dahil lumabas na siya, sige, ilagay na rin natin siya sa aking mata. So, ayun, going back to what I was saying. Wow! That feels nice. Oh my gosh. Para siyang snail secretion cream. Parang ganun siya. Anyway. Ano na nga yung sinasabi ko sa inyo? Lost na naman ako. Ayun, simula nung nag-25 ako, now that I am on my 30s, iba na yung itsura ng ano ko, under eyes ko. Mas prominent na yung wrinkles. Tapos, yung aking, ito yung talukap ng mata ko. Lalagyan din natin yan. I need some lift dito. Ayan, sige.
Don't worry about how wet this looks kasi gagamitin natin yung skin spatula para nga mas ma-absorb siya ng balat. Tapos yung sobra, lalagay ko na lang dito sa laugh line ko. Kasi sobrang dami nung nalagay ko. Konti lang kailangan nyo ha. Huwag kayo excited kagaya ng ginawa ko kanina. Okay. So, eto na. I-on na natin to. And, i-click ko siya ng dalawang beses para pumunta siya dun sa absorb. Tapos, ayan. And, I'm just going to go back. Tapos, isi-spread around. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Teka lang, wait lang. Na-absorb kagad siya ng under eyes ko. Yung dinaanan ko nung ano, nitong aking skin spatula. Grabe. Ang maganda pa dito sa kanilang eye lifting gel, meron siyang hyaluronic acid. Ayan, sorry if I'm mispronouncing it. Yung hyaluronic acid na yon is responsible for the retention of moisture dito sa under eyes. Kaya yung active ingredient na yon, maganda talaga siya na included sa mga eye products kagaya nito. And now I'm going to be applying itong kanilang Acne Care Lotion. Ito yung kanyang packaging, yung may kulay green, tapos may pimple na picture. Ayan siya. Tapos ito suggestion ko lang ha, sana ilagay din nila to sa ganitong packaging eh, no? I'm really not the biggest fan ng ganitong wand na ididirekta mo sa may pimple. Kasi syempre, di ba, may bacteria yun. Eh, paano kung pag ganun mo pumutok? So, ano na lang mangyari? So, nilalagay ko na lang siya dyan sa back of my hand. Tapos, ilalagay natin siya dito. Ayan, yung mga areas na feeling ko ay merong patubong pimple. Wala na ba? Malagay na lang tayong konti dito sa aking ilong kasi syempre kahit papano, yung mga pores dyan medyo bukas-bukas pa. Ang bango naman ito! I love it! Yung susunod na step is si Pore Reducing Cream. Ito naman yung itsura ng kanyang packaging. Kulay pink. Tapos, ayun siya. And this is the packaging that I like kasi very hygienic siya. So, kulay puti lang siya na ganun. Tapos, naririnig nyo ba si Liam tsaka si Anna sa background? Tawa sila ng tawa. Dalawang nagharutan na naman yung dalawang yun. Ayan. Ooh! Yung susunod naman na gagamitin natin is the lightening gel. Ito rin, nakakatulong to para magmukhang glass skin ang balat. So far, kung makikita nyo yung aking skin, di ba? Ayan na siya. Medyo may kintab factor na siya. Ito, ilalagay ko na lang muna to sa mga high points of my face. Para it can also be my, you know, highlighter, the no makeup makeup highlighter. Kasi maganda yung kanyang formula. Ayan siya. Akala ko nouna para siyang oil. Pero hindi. Para siyang malabnaw na essence. Parang ganun siya. Tapos may rollerball siya na ganyan. Ayan. Malapot din siya. Maganda siya sa balat. Okay. So, lagay na natin siya dito. Ayan. Okay. Oh. Ito gusto ko yung packaging niya kasi meron siyang rollerball na metal na nandun. Kaya, ang lamig-lamig kapag nilalagay mo siya sa mukha mo. Ayan. Ayan. Okay. And then, gagamitan ko na siya ulit ito ating skin spatula. To top off all the fresh Skin Lab products na nasa aking face. Nakikita niyo ba yan? So glowy. Ayan, okay. Gagamitin ko na ang sobrang crowd favorite na talaga naman sobrang gustong-gusto nyo, which is si Jeju Aloe Eyes na Lotion. And this is their newly improved formula kasi paraben free na po ito. Woo! Another tip pala tungkol kay Jeju Aloe Eyes, maganda silang gamitin kapag refrigerated sila, kapag frozen sila. Ayan. Konti lang gagamitin ko, enough lang as parang daytime moisturizer. Parang ganyan lang. Okay, di ba? Ang bouncy yan. Tsaka mas ano siya ngayon, no? Mas bouncy, mas airy, mas light. Ayan siya. O, di ba? I like the newly improved formula. Excited na ako ilagay ito sa freezer. Mas maganda siya kapag nakalagay sa freezer. By the way, kung gusto nyo pa ng more info tungkol dito, kasi gumawa na po ako ng exclusive video, click lang po kayo sa I button. Etong part na to, gusto ko naman human touch na yung gagamitin ko. Hindi na ako gagamit ng skin spatula. And while I am massaging my face, ayan. Sarap. Oh,
Okay. Magmamassage lang ako ng aking fez. Final thoughts tungkol dito sa skin spatula na to. I like it, okay? And it really does what it's supposed to do, which is really help the product be absorbed. Kasi parang nung una, akala ko baka I'm just scraping it away. Pero hindi, talagang wala kang makikitang product na nandun sa tip ng spatula or dun sa metal tip niya. Kasi na-absorb na kagad ng face mo. So hindi niya lang kinakalat. Talagang pinapapenetrate niya sa balat. At saka okay din siyang pangtanggal ng blackhead. Although, kailangan mo ng mas precise na tool para dun sa mga mas sulok-sulok na part. And I'm going to update you guys ha sa aking mga daily vlogs kasi syempre, hindi naman to one time use, makikita mo na kagad yung effect. And final thoughts dito kay Fresh Skin Lab! Ang maganda pa dito, as in, makikita mo talaga yung effect. Hindi ibig sabihin na mura siya, wala siyang effect sa mukha. At hindi lang ako nagpapatotoo nito. Kung fan kayo ni Madam Ann Klutz, well, nakita nyo na sa mga vlogs niya na nasasabi niya ang talagang effect sa kanya nitong mga Fresh Skin Lab ng mga products. Lalo na itong Jojo Aloise. Sobrang favorite ni Ann to. At ang isa ko pang nagustuhan dito kay Fresh Skin Lab is available siya for everybody. You just have to go to Watson's. Kung hindi doon sa physical store, punta ka sa online store nila. Kasi eto mga products na to is exclusively available sa Watson's. At kung gusto nyo masubukan itong mga 1-minute solution treatments for the face, make sure that you take screenshots nito. Una, take a screenshot ni Lightening Gel! Screenshot din kayo ni Lifting Eye Gel! Huwag kalimutan si Pore Reducing Cream! At saka si Acne Care Lotion! At i-share mo na yan sa Instagram. I-follow nyo ako, si Watson's, at saka si Fresh Skin Lab. And tag 3 of your friends. Tell us in the caption kung bakit gusto nyo itong subukan, bakit nyo gustong manalo, at anong gagawin nyo kapag kayo ang napili. So that's it for this video. Sobrang haba lang itong video na to. Sana nag-enjoy kayo. And hopefully, makagawa pa tayo ng isa pang blackhead video. Kung meron kayo request, i-type nyo na yon sa comment section sa baba. At saka, kung na-try nyo na itong mga Fresh Skin Lab products na to, well, balik kayo dito sa video na to. Comment kayo ulit. Leave your testimonials down in the comment section para naman makatulong tayo sa beauty community. Thank you so much guys for watching this video. I'm so glad you're still here kasi ang haba na nitong video na to. I love you so much. Get to know me on a personal level by watching the vlogs. #TheJKLVlogs. And I'll see you again next time. Bye!